Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Ako si Binibining Helen Grace Arcilia ang magiging tagapagdaloy ng aralin sa araw na ito. Tayo ay nasa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao 2, ikatlong markahan, ikaapat na linggo. Ang ating layunin ay nakapagbabahagi ng pasasalamat sa ating tinatamasang karapatan sa pamamagitan ng kwento. Ang ating paksa ay pagbabahagi ng pasasalamat sa tinatamasang karapatan. Ano-ano nga ba ang iyong mga karapatan? Napasalamatan mo na ba ang iyong mga karapatan? Paano mo na ibabahagi ang iyong pasasalamat? Sa araling ito ay matututunan mo kung paano mo may babahagi ang iyong pasasalamat sa mga karapatang tinatamasa. Pakinggan ang kwento na ibabahagi ko sa inyo. Ngunit bago lahat ay alamin natin ang mga dapat tandaan habang nakikinig sa kwento. Umupo ng maayos. Tumingin sa nagkukwento at makinig ng mabuti. Alamin ang mga mahalagang detalye sa kwento. Ngayon mga bata, handa na ba kayong makinig sa aking kwento? Ang pamagat ng aking kwento ay, Wow! Galing naman! Masayang-masaya si Carla nang dumating galing sa paaralan. Niyakap niya ang kanyang ina na kasalukuyang nagluluto. Inay! Nakakuha po ako ng mataas na marka sa pagsusulit. Napuri po ako ng aking guro. Tuwang-tuwa ang ina ni Carla. Binabati kita anak. Sige, magbalit ka na ng damit at tayo ay kakain na. Nakita ni Carla na ang kanyang nanay ay naghanda ng masustansyang pagkain para sa kanilang hapunan. Wow! Ang sarap naman niyan, inay! Maraming salamat po! Nagustuhan niyo ba ang aking kwento, mga bata? Ngayon naman ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Bakit nagpasalamat si Carla sa kanyang ina? Magaling! Dahil naghanda ng masustansyang pagkain ang kanyang ina. Anong mga karapatan ang naibibigay sa kanya? Tama! Siya ay nakakapasok sa paaralan at nakakakain ng masustansyang pagkain. Siya rin ay may mapagmahal na pamilya. Sino ang nagbibigay nito sa kanya? Mahusay! Ito ay binibigay ng kanyang mga magulang. Nararanasan mo rin ba ang mga karapatang naranasan ni Carla? Nagpapasalamat ka ba sa mga taong nagbibigay sa iyo ng iyong karapatan? Paano mo ito ginagawa? Ang pasasalamat sa mga karapatang tinatamasa ay isang mabuting bagay. Tandaan, dapat tayo magpasalamat sa ating mga tinatamasang karapatan. Naipapakita natin ang ating pasasalamat sa ating mga tinatamasang karapatan sa pamamagitan ng pagsunod sa payo ng ating mga magulang. May papakita rin natin ang ating pasasalamat sa ating tinatamasang karapatan sa pamamagitan ng pananalangin at pagbibigay pasalamat sa dakilang Diyos. At higit sa lahat, ibahagi natin ang ating tinatamasang karapatan sa pamamagitan ng pagkukwento ng sariling karanasan sa ibang tao upang magbigay ng pag-asa sa kanila. Naunawaan niyo ba mga bata ang ating aralin? Ngayon naman ay tunghayan natin ang mga larawan. Ipakita ang masayang mukha kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagbabahagi ng pasasalamat sa tinatamasang karapatan at malungkot na mukha kung hindi. Ang sagot niyo ba ay masayang mukha? Tama! Dahil ang larawan ay nagpapakita ng pananalangin at pasasalamat sa dakilang Diyos. Malungkot na mukha ba ang iyong sagot? Tama! Dahil ang pakikipag-away
ay hindi nagpapakita ng pagbabahagi ng pasasalamat. Tama ang iyong sagot. Masayang mukha. Dahil ang larawan ay nagpapakita na ang bata ay kumakain ng masustansyang pagkain. Kung ang iyong sagot ay masayang mukha, magaling! Dahil ang larawan ay nagpapakita na ang bata ay nag-aaral ng mabuti. Malungkot na mukha naman ang tamang sagot. Dahil ang larawan ay nagpapakita na ang bata ay hindi nag-iingat sa laruang ibinigay sa kanya. Nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot? Mahusay! Naunawaan mo na ang ating haladin. Binabati kita. Laging tatandaan na ang pasasalamat ay mula sa puso. Sa mga karapatang, laging natatamo. Maaari mo nang sagutan ang self-learning module. Subalit, kung hindi mo palubos na nauunawaan ang haladin, ay maaari mong balikan ang video lesson na ito. Good luck!